Magandang araw, Karine, at maging sa mga tagapagsubaybay sa YouTube channel na Ang Manlalakbay. Kumusta na po kayong lahat? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, kagaya ng ibang taong nagpapadala ng kanika nilang mga kwento, ay itago niyo na lang din ang tunay kong katauhan sa alyas na Christopher. Karine, halos isang taon na rin akong sumusubaybay sa inyong YouTube channel at matagal ko na rin sanang gustong magpadala ng sarili kong kwento, ngunit ngayon talaga ako nagkaroon ng libreng oras. Bale, ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango mismo sa sarili kong karanasan. Nangyari ito, ang kwentong ito, taong 2001. Dito lang sa probinsya namin sa Antique, hindi ko nalang babanggitin ang eksaktong lugar. Ipinanganak at lubaki ako sa probinsya ng Antique. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid. Simple lang ang pamumuhay na meron ng aming pamilya. Pagsasaka ang hanap buhay ni tatay, samantalang tendera naman si nanay ng mga gulay sa palengke. Pag may libre siyang oras, tumatanggap din siya minsan ng mga labahin ng mga taga-baryo. Sa murang edad, ay maaga akong namulat sa realidad. Hindi ko masasabing sapat ang kakarampot nilang kinikita dahil sa totoo lang ay may mga utang kaming bayarin. Maliban sa pang-araw-araw naming mga pangangailangan at gastusin sa loob ng bahay, noong mga panahon kasing yon ay pareho kami nag-aaral ng bunso kong kapatid. Nasa high school ako at siya naman ay nasa ikalawang baitang sa elementarya. Ang panganay naman naming kapatid ay maagang nabuntis at nagkapamilya, kaya tanging kaming dalawa lang ng bunso kong kapatid ang naiwan sa poder ng mga magulang namin. Taong 2001 ng mga panahong yun, ay 14 na taong gulang pa lang ako. Yung tatay namin ay medyo may pagkalasinggero, kaya hindi maiwasan na minsan nagtatalo sila ni nanay. Normal lang naman siguro sa mag-asawa o magkasintahan na may nagaganap na away o pagtatalo minsan. Yun ang akala namin, na normal lang yun hanggang sa napapadalas na ang away nilang dalawa. Minsan pa nga'y nagkakasakitan na silang dalawa at nadadamay na rin nasisira ang mga kagamitan namin sa loob ng bahay. Hindi ko na rin maiwasan na marindi dahil hindi na rin kami makatulog ng maayos ng nakababata kong kapatid dahil sa kanilang pag-aaway. Mula umaga hanggang gabi, palagi silang nagtatalo. Minsan ko na rin tinanong si nanay kung ano ba ang dahilan kung bakit sila palaging nag-aaway ni tatay. Ngunit ang tanging sabi lang nito, dahil lasenggero daw kasi si itay at ang pera ay winawaldas lang niya sa mga alak at pulutan. Naiintindihan ko rin naman si nanay sa parting yun, kasi sino nga ba namang matinong tao na iwawaldas ang perang pinaghirapan para lang sa bisyo, dahil kung tutuusin ay pwede na sana nilang pambayad yun sa kanilang mga utang. Sa pagkakaalala ko ay mismong kabuwanan yun ng Agosto nang kumalat ang usap-usapan sa aming baryo na may kabit daw ang tatay ko, at naging dahilan din kung bakit napapadalas ang away nila nanay. Noong una, hindi ko pinapaniwalaan ang usap-usapan na yon dahil wala namang binabanggit si nanay kay tatay na ibang babae sa tuwing nag-aaway sila. Ngunit ang usap-usapang yon ay nakarating na rin maging sa mga kaklase ko, kaya may mga ilang kaklase akong tinutukso ako dahil dun. Uy, Christoph, totoo bang may kabit daw ang tatay mo?
Naaalala ko pa ngang na itanong sa akin ni Noel. Isa siya sa mga kaklasiko at malapit na kaibigan na rin. Nang mga panahong yun ay nagkataong nakapila kami sa kantin upang bumili ng mga kain. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niyang yun dahil maging ako ay hindi ko rin alam kung ano ang aking isasagot. Nagsimula na rin akong maguluhan sa sitwasyon namin sa bahay. Napaisip na rin ako kung may kabit nga ba si tatay o haka-haka lang yun ng karamihan upang tuluyang masira ang relasyon ng pamilya namin. Kinahapunan, nang makauwi ako, ay agad kong hinarap si nanay at kinausap. Tinanong ko siya kung totoo nga bang may kabit si tatay o walang kabuluhan ang kwentong kumakalat tungkol sa balitang may kabit ang aking tatay. Nay, totoo bang may kabit daw si tatay? Tanong ko pa nga kay nanay. Napansin kong natigilan siya sa pagpili ng dahon ng balunggay at napatingin siya sa akin. Hindi nakaimik si nanay, ngunit napansin ko ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi man ako formal na sinagot ni nanay, ay alam ko na ang kanyang sagot. Halos hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng araw na yon. Nagulat ako, nasaktan, natakot at nagalit. Nagulat ako dahil ang inakala kong walang kabuluhang kwento tungkol sa kabit ni tatay ay totoo pala. Natatakot ako dahil baka tuluyan kaming iwan ni tatay at sumama siya sa kanyang kabit. Hindi ko maiwasang magalit sa tatay ko dahil meron naman siyang kabi. Ngunit bakit pa rin niya nagawang magloko at mambabae? Maraming mga katanungan ang gumugulo sa isipan ko ng araw na yun. Naikwento ko rin sa nakababata kong kapatid ang tungkol doon at kitang-kita ko kung paano siya nasaktan ng sobra. Kagaya ng nakasanayan, gabi na nang makauwi si tatay ng araw na yun at amoy alak na naman. Nagkataong nasa salas kami ni nanay at ng kapatid ko ng gabing yun at nagkukwentuhan nang dumating si tatay. Sa pintuan pa lang ay sinalubong na siya ni nanay. Ano ba naman yan, Rodrigo? Lasing ka na naman! Sigaw pa nga ni nanay kay tatay. Ngunit sumimangot lang si tatay at nagpatuloy siya sa pagdalakad palapit sa amin. Pagewang-gewang pa siyang maglakad at muntikan pang matumba. Napatayo ako para alalayan na sana siya. Ngunit agad din akong napahinto. Nakaramdam ako ng konting awa sa kanya. Ngunit mas nangibabaw ang galit na naramdaman ko kay tatay. Lintik ka talaga, ha? Kakauwi ko lang. Yan na naman ang bunganga mo. Tumahimik ka na dyan. Kung ayaw mo ako mismo ang magpatigil sa malaki mong bunganga. Galit na sigaw pabalik ni itay at pabalang na ibinato ang tsinelas sa kung saan. Mas lalo lang akong nakaramdam ng galit sa kanya. Mukhang napansin din niya tayon dahil sinamaan pa niya ako ng tingin bago siya dumiretso sa silid nila ni nanay. Nang makapasok si tatay sa kwarto, ay muli akong napasulyap kay nanay. Mugtong-mugto ang mata nito at nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay sapilitan siyang napangiti sa kakawisinabihan ng kapatid ko na pumasok na raw kami sa kwarto at magpahinga. Kinabukasan, isang kahilahilakbot na balita ang nagpagising sa mga taga-baryo. Isang bangkay ng babae ang ibinalitang natagpuan sa masukal na bahagi ng baryo. Ayon sa mga balitang narinig ko, ay wakwak daw ang tiyan ng biktima at nawawala ang mga lamang loob nito. Marami ang naghinala na ang aswang ang salarin sa nasabing krimen. Halos hindi makapaniwala ang mga taga-baryo nang marinig nila ang balitang yun
Lalo na't yun ang unang beses na may ibinalitang ganon sa aming baryo. Naniniwala naman kami sa mga aswang, ngunit kadalasang may nagaganap na patayan dun pa sa malalayong lugar. Ang usap-usapan tungkol sa natagpo ang bangkay ng babae ay naging isang mainit na usapan sa aming baryo at tumagal pa yon ng ilang araw. Hapon ng Sabado, pauwi na kami ni nanay ng hapong yon galing sa palengke nang harangan kami ni Aling Tisay sa daan. May katabaan siyang babae at isa rin sa mga matabil ang dila sa aming lugar. Malakas pa ang boses ni Aling Tisay nang kinausap niya si nanay. Sinabi nito kay inay na nakita raw niya si tatay na may kasamang ibang babae sa isang kabaret na matatagpuan pa sa bayan. Nako! Bantayan mo maigay ang asawa mo! Nakita ko sila ng kabit niya! Aba! Nagsusubuan pa nga ang dalawa ng kwek-kwek! Pero in fairness ha, maganda at makinis ang babae. At sa tingin ko, dayo lang siya sa ating lugar. Mahabang pagkwento pa ni Aling Tisay na siya namang ikinasabog ni inay sa galit. Tila binagsakan pa ng langit at lupa ang mukha ni nanay nang muli kaming naglakad upang umuwi. Ngunit hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa bahay ay nahuli namin sa akto si tatay at ang babae niyang naglalampungan sa tindahan ni Aling Becky. Nabitawan tuloy ni nanay ang mga dala niya at agarang sinugod si tatay at maging ang kanyang kabit. Galit na galit si nanay. Malakas siyang napasigaw kaya nakuha niya ang atensyon nila tatay at ng ibang taong naroon. Hoy! Tumigil ka, Wana! Huwag kang gumawa ng iskandalo rito! Nakakahiya sa mga tao! Umuwi ka na! Sumahin na lang tayo mamaya mag-usap! Galit na naisigaw ni Itay, ngunit mas lalo lang na sumabog sa galit si nanay. Sa sobrang galit ay sinabunutan pa ni nanay ang kabit ni tatay, ngunit mabilis naman siyang inawat ni tatay. Nang makalayo si nanay ay ang kabit naman uli ni tatay ang galit na sumugod kay nanay. Kaya ang nangyari, nagkasabunutan ang dalawa at kung hindi pa tumulong ang ilan sa mga taong naroon ay hindi pa titigil ang dalawang babae sa pag-aaway. Walang nagawa si tatay kundi ang umuwi sa bahay kasama kami. Habang naglalakad sa daan ay pinagmumura pa siya ni nanay at napansin ko ang pamumula ng mukha ni tatay. Senyales na galit na rin ito. Hindi ko tuloy maiwasang matakot sa isipin na baka muli na namang mag-away ang dalawa pagdating sa bahay at hindi nga ako nagkamali. Nang makarating kami sa bahay, kagaya ng inaasahan ay nag-away na naman uli sila nanay at tatay, ngunit mas lalong lumala ang away nila. Pinagbabato at binasag ni tatay ang mga kagamitan namin sa labas. Sa galit din ito ay ilang beses niyang pinagsasampal si nanay at sinabunutan. Ilang beses ko na rin silang pinigilan, ngunit nakatanggap lang ako ng sipa mula kay tatay. Mabuti na lang at ng araw na yon ay wala sa bahay ang kapatid ko dahil kung nagkataon, baka nasaktan din siya ni tatay. Nakakasawa na yung pagiging bungangera mo! Pag ako hindi na ka magpigil, lalayasan na talaga kita! Galit na galit na lumalabas pa ang litid na sigaw ni Itay bago siya tumungo sa kanilang kwarto. Nang tuluyang makaalis si tatay, ay agad kong nilapitan si nanay na nang mga sandaling yon ay nakasalampak sa sahig at umiiyak. Agad kong tinulungan si nanay na makatayo. Napansin ko rin ang pamamaga ng kanyang pisngi at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Napaluha ako at mabilis siyang niyakap. Maya-maya pa ay inutusan ako ni nanay na lagpitin ang mga kagamitan naming
nagkalat sa labas ng bahay. Nang lumabas ako, naabutan ko pa nga ang mga kapitbahay namin na nagchichismisan at nagbubulungan tungkol sa naganap na pag-aaway nila nanay at tatay. Napayuko na lang ako dahil sa kahihiyan. Saka niligpit at inayos ang mga gamit naming nagkalat sa labas. Kinagabihan, nagkataong nasa kalagitnaan kami ng tahimik na paghahapunan ng nakababata kong kapatid kasama ang aming nanay nang makarinig kami ng pagkalampag sa bubungan. Sa sobrang lakas ng pagkalampag ay napapitlag pa nga ako dahil sa gulat. Napatingin ako kay nanay nang mapatayo siya sa kanyang kinaupuan at napamura. Napatingala pa nga ako sa bubungan, ngunit wala namang may kakaiba. Muling binalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid, kaya bumalik kaming tatlo sa naudlot naming pagkain nang bigla kaming nakarinig ng huni ng tiktik. May kahinaan lang yun. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang aking mga narinig dahil maging si nanay ay parang wala rin namang pakialam sa kanyang paligid. Nagpatuloy lang kami sa pagkain nang bigla akong may narinig na kaluskos at doon na ako tuluyang natigilan. Kakaiba rin ang lamig ng hangin na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. At sa hindi malamang dahilan ay bigla akong nakaramdam ng pangingilabot. Agad kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng aming bahay, ngunit wala naman akong napansing kakaiba hanggang sa napasulyap ako sa bintana at bumungad sa akin ang dalawang pares ng mga mata na namumula. Labis ang aking pagkagulat nang dahil may kadiliman sa bandang kinatatayuan ng nilalang sa labas ay hindi ko yun masyadong namukhaan. Kuya, ayos ka lang? Kung hindi pa nga ako kinalabit at tinanong ng kapatid kong si Mia, ay hindi pa ako makakabalik sa tamang wisyo. Ni hindi ko man lang namalayan na matagal na pala akong nakatulala sa may bintana. Nang muli kong tignan ang nilalang sa labas, ay wala na siya ron. Napatanong nga rin si nanay sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi ko sa kanya na parang may nakita akong dalawang pares ng namumulang mga mata sa labas ng bintana. Napatingin nga rin si nanay sa labas ng bintana at sinabihan niya ako na baka guni-guni ko lang daw yun. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang bagay na yun at muling bumalik na lang ako sa naudlot kong pagkain. Matapos naming kumain, ay nauna kami ng kapatid ko sa kwarto upang magpahinga. Samantalang mag-isa namang nagpaiwan si nanay sa sala upang magligpit ng pinagkainan namin. Nagkataong kakahiga pa lang namin ang kapatid ko sa banig nang marinig naming sumigaw si nanay. Nagkatinginan pa nga kami ni Mia bago nagunahan na tumakbo pabalik sa sala. Naabutan pa namin si nanay na nasa isang sulok ng mesa. Nagkalat sa sahig ang mga kubyertos at plato namin. Nabakasan ko rin ng takot ang mukha ni nanay at nakatitig ito sa bintana kung saan ako nakatitig nung kumakain kami. Napasulyap nga rin ako sa bintana, ngunit wala naman akong napansing kakaiba, kaya nilapitan ko si nanay at tinanong kung ano ba ang nangyari. Nanginginig na napahawak pa nga si nanay sa akin. Sa kanya sinabing may babae raw siyang nakita kanina na nakasilip sa labas ng bintana. Sinabi rin ni nanay na nanlilisik at namumula ang mga mata ng nakita niyang babae. Nagulat at nakaramdam ako ng takot nang marinig ko yun. Muli kong naalala ang nanlilisik at namumulang mga mata na nakita ko rin ng gabing yun. Doon ko napagtanto na hindi ko lang pala yun guni-guni. Nasa ganoon kaming sitwasyon ni nanay
nang makarinig kami ng kaluskos sa dingding na sinasabayan pa ng huni ng inahing manok na tila ba mangingitlog. Doon na ako tuluyang kinilabutan. Yun ang unang beses na nakarinig ako ng huni ng inahing manok na mangingitlog sa gabi. Ramdam ko ang mahigpit na paghawak ni nanay sa aking braso. Nanlalamig din ang kanyang mga kamay. Napasulyat nga rin ako kay Mia at sinenyasan siya na lumapit sa amin na agad naman niyang ginawa. Nagtanong pa nga si Mia kung ano raw ba ang kanyang naririnig. Ngunit binulungan ko na lang siya na tumahimik at huwag lumikha ng anumang ingay. Maya-maya pa ay muling binalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Unti-unti na ring lumuwag ang pagkakahawak ni nanay sa aking braso, kaya sinabihan ko siyang isasara ko muna ang bintana. Nakakailang hakbang pa lang ako palapit sa nakabukas na bintana nang bigla na lang may nilalang na dumungaw sa bintana. Sobrang nakakatakot ang mukha ng nilalang. Buhaghag ang itim at kulot nitong buhok na bahagya pang nakaharang sa kanyang mukha. Namumula ang nanlilisik nitong mga mata. Matulis at mahaba ang kanyang mga ngipin. Bahagya pa itong nakanganga, kaya tumutulo ang laway at lumalabas ang mahaba niyang dila. May bahid din ng dugo ang kanyang mukha. Napaatras ako at malakas na napasigaw nang pinasok niya ang kanyang kamay at akmang dadakmain ako gamit ang matulis niyang mga kuko. Maging sila nanay at ang bunso kong kapatid na nasa likuran ko ay napasigaw na rin dahil sa sobrang takot. Sinusubukan pa rin ng babaeng halimaw na dakmain ako, ngunit dahil maliit lang ang bintana namin at may kalayuan ako sa kanya, ay bigo siyang gawin yon. Nasa ganoon kaming kalagayan nang biglang sumulpot si tatay at agad niyang tinutukan ng itak ang babaeng halimaw, kaya napaatras ito. Gumawa pa ito ng kakaibang ingay bago ito biglang umalis. Kinuha ni tatay ang pagkakataong yun at mabilis niyang sinarado ang nakabukas na bintana. Agad siyang lumapit sa akin at inalalayan pa niya akong tumayo. Hindi na rin ako nakaramdam pa ng galit kay tatay ng mga sandaling yun, lalo na't nangingibabaw sa nararamdaman ko ang gulat at labis na takot. Tinanong pa ako ni tatay kung nasaktan daw ba ako, kaya umiling na lang ako sa kanya bilang tugon. Hoy! Bruhang aswang! Kung sino ka mang hayop ka, halika't pumasok ka dito sa bahay at nang makita mong hinahanap mo! Sigaw pa nga ni tatay. Nangangatog pa ang tuhod ko nang lumapit ako kila nanay. Mabilis pa siyang napayakap sa akin matapos niya akong usisain kung nakalmot ba ako ng babaeng aswang. Muli kaming nakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay at huni ng inahing manok. Nanatiling nakatayo si tatay sa kanitatayuan niya at hawak-hawak pa rin niya ang itak. Maya-maya pa ay muling binalot ng matinding katahimikan ang paligid hanggang sa nakarinig kami ng pagaspas na tila nagmula sa malaking pakpak na lumilipad. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng huni ng tiktik, ngunit sa pagkakataong yun ay palakas ito ng palakas, hudyat na unti-unti nang nakakalayo ang babaeng aswang. Nang dahil sa pangyayaring yun ay halos hindi na kami makatulog sa takot na baka muling balikan ng babaeng aswang ang aming bahay. Hanggang sa magbukang liwayway ay hindi na muling bumalik pa ang aswang. Kinabukasan ng araw na yun ay muli na namang ibinalita na umano raw ay may natagpuan na namang bangkay sa aming baryo. Dalawang lalaki ang natagpuang patay sa diblib na bahagi ng aming lugar. At kagaya ng mga naunang biktima, narinig kong wakwak ang tiyan ng mga kalalakihan at nawawala
ang kanilang mga lamang loob. Naikwento ko rin sa mga kakilala ko ang naganap na pag-atake ng mga aswang sa bahay ng gabing yun. Halos hindi nga makapaniwala ang mga taong nakarinig ng kwento ko. Ayon pa sa mga ito, maswerte raw kami dahil ligtas kami at walang may nasaktan ni isa sa amin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng tuwa, lalo na nang maalala ko ang ginawang pagtanggol sa amin ni Tatay. Doon ko naisip na hindi naman pala ganun kasama ang tatay ko. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagawa pa rin niyang mambabae. Siguro nga hindi ganun kaperpekto ang buhay ng isang tao, kaya minsan ay nakakagawa ng pagkakamali. Ang nangyari ng gabing yun ay nagbigay takot nga lang sa bunso kong kapatid na si Mia at umabot pa sa punto na pinadala siya nila nanay sa nakatatanda naming kapatid sa malayong lugar upang kahit papaano ay malimutan niya ang mga naganap ng gabing yun. Nagpatuloy ang mga ginagawang paghasik ng lagim ng aswang sa aming baryo. Gumawa na rin ng aksyon ang mga opisyales sa aming baryo. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo lang lumalala ang mga nangyayari. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, ang bawat tao ay nasa loob na ng kanika nilang mga tahanan. Sinisigurado namin na nakasara ang pintuan at maging ang mga bintana. Sa kabila ng pag-iingat ng mga tao, ay sunod-sunod pa rin ang patayan na naganap. Umabot pa sa punto na may ilang pamilya nang lumikas sa ibang lugar sa takot na baka mapahamak sila at maging mga mahal nila sa buhay. Sa kabila ng mga kababalaghang nangyayari sa aming baryo, ay hindi yun naging hadlang upang huminto sila nanay at tatay sa pag-aaway. Palagi pa rin silang nag-aaway sa mga walang kabuluhang bagay. Lagi rin nilang pinagtatalunan ang kabit ni tatay. Sa palagay ko ay araw yun ng Linggo. Maaga kaming nagising ni nanay ng araw na yun at maagang tumungo sa simbahan. Pagkatapos ng misa ay dumaan pa kami ni nanay sa palengke at namili ng sariwang isda. Pauwi na kami noon ni nanay nang makasalubong namin sa bayan ang kabit ni tatay. Nagkasagutan pa nga sila ni nanay at sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalayan ko na lang na nagkakagulo na silang dalawa. Nagkapalitan sila ng sampalan at sabunutan. Napasigaw na lang ako dahil sa aking nakita. Mabuti na lang at agad na kumilos ang ilan sa mga tao sa paligid dahil inawat nila sina nanay at ang kabit ni tatay. Pinaglayo nila ang dalawa sa isa't isa, kaya kinuha ko ang pagkakataon na yon at agad akong lumapit kay nanay. Nay! Hayaan mo na siya! Huwag mo na siyang pansinin! Umuwi na lang tayo! Natatakot kong sambit kay nanay, kaya napatingin siya sa akin. Kita ko pa rin ang galit sa kanyang mukha. Ngunit mukhang napansin niya na natatakot na rin ako ng mga sandaling yun dahil pumayag siya sa sinabi ko. Bago pa kami tuluyang umalis ni nanay sa lugar na yun, ay napalingon pa nga ako sa kabit ni tatay. Doon ko na lang napansin ang kulot nitong buhok, ngunit ang mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang biglang panlilisik ng namumula nitong mata habang galit na nakatingin sa aming pwesto. Hanggang sa makauwi kami ni nanay, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla akong kinutuban. Masama ang kutob ko sa kabit ni tatay. Hindi ako maaaring magkamali sa aking nakita. Nasilayan mismo ng mga mata ko ang biglang panlilisik at pamumula ng mga mata nito. Hindi ko naikwento ang tungkol doon kay nanay dahil galit na galit pa rin siya. Mabuti na nga lang at hindi namin naabutan sa bahay si tatay
dahil kapag nagkataon ay mag-aaway na naman silang dalawa. Kinagabihan, pasado alas 8 na ng gabi, ngunit hindi pa rin nakakauwi si tatay, kaya wala kaming nagawa ni nanay kundi mauna na lang kaming maghapunan. Nagkataong nasa kalagitnaan kami ni nanay ng paghahapunan nang makarinig ako ng huni ng tiktik. Nung una ay binaliwala ko na lang ito dahil malakas naman ang huni ng tiktik. Ngunit habang tumatagal ay napapansin kong pahina yon ng pahina. Doon na ako tuluyang natigilan. Bigla akong kinutuban at nakaramdam ng takot. Napasulyap pa nga ako sa mga bintana at pintuan. Nakahinga ako ng maluwag nang masilayan kong nakasara ang mga ito. Napatingin pa nga ako kay nanay na ng mga sandaling yun ay nakikiramdam din sa paligid. Mukhang naramdaman din niya na may ibang nilalang na nakaabang sa amin sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay umihip ang malamig na simoy ng hangin, sapat na upang magsitaasan ang mga balahibo ko at kilabutan sa takot. Patuloy akong nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng kaluskos sa labas. Doon na ako tuluyang napatayo at mabilis na lumapit kay nanay. Napatayo na rin si nanay at mahigpit na napahawak sa aking braso. Bumulong pa si nanay na huwag daw akong lumikha ng anumang ingay. Mabilis pa niyang kinuha ang walis tambo na nakasandal sa isang sulok at hinarang yon sa katawan niya na tila ba nagsisilbing sandata laban sa aswang. Maya-maya pa'y biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Tinawag ko pa nga si nanay nang humakbang ito palapit sa pintuan, ngunit napahinto siya at nilingon niya ako sa kasinenyasan na tubahimik. Naitikom ko ang aking bibig dahil sa senyas ni nanay, ngunit nagsimula na rin mangatog ang tuhod ko dahil sa takot. Nakakailang hakbang pa lang si nanay palapit sa pintuan nang bigla na lang may kumalampag sa aming bubungan at sa sobrang lakas nun ay nabutas pa ang bubong namin na gawa lang sa pawid. Gulat na napaatras ako nang sumilip mula sa butas na bubong ang isang babaeng aswang. Nanlilisik at namumula ang mata ng babaeng aswang. Maya-maya pa'y inilabas nito ang mahaba niyang dila na habang tumatagal ay mas lalo pang humahaba. Pareho kaming napasigaw ni nanay sa sobrang takot. Inunahan ako ng takot at umabot pa sa punto na natumba ako dahil sa sobrang panginginig ng aking tuhod. Sumisigaw kami ni nanay, lalo na nang humaba pa ang dila ng babaeng aswang at sinusubukan itong abutin si nanay. Habang pinapahaba ng babaeng aswang ang kanyang dila, ay sinusubukan pa nitong wasakin ang aming bubungan hanggang sa tuluyang lumaki ang butas nito. Sa isang iglap, ay tuluyang nakapasok ang babaeng aswang sa loob ng bahay. Napagapang pa ang babaeng aswang at agad na hinarap si nanay na ng mga sandaling yun ay umaatras palayo sa aswang. Buong akala ko ay yun na ang magiging katapusan namin ni nanay ng gabing yun. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay biglang dumating si tatay at kasama niya ang ilan pang mga kalalakihan sa aming baryo. Iniligtas nila si nanay mula sa babaeng aswang. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ay namalayang ko na lang na nilalabanan na ni tatay at ng iba pang mga kalalakihan ang babaeng aswang hanggang sa tuluyan nila itong napabagsak. Tinalian pa nila ang babaeng aswang at nagpatawag sila ng albularyo. Nagulat pa ang karamihan nang mapagtanto nila na ang babaeng aswang at ang kabit ni tatay ay iisa. Maging si tatay ay halos hindi rin makapaniwala dahil sa kanyang mga nadiskubre at mga nalaman. Marami ang nagalit sa babaeng aswang
Sinaktan nila ito at nang magsawa, ay dinala nila ito sa bahay ng albularyo upang gawan ng ritual. Nang tuluyang makaalis ang mga taga-baryo kasama ang babaeng aswang, ay agad kaming nilapitan ni tatay. Sinuri niya pa kami ni nanay kung may natamo ba kaming mga sugat. Sinabi rin ni tatay na narinig pala ng kapitbahay namin ang ginawa naming pagsigaw ni nanay, kaya agad siya nitong hinanap at sinumbong ang nangyari. Nang marinig yon ng ibang mga kalalakihan, ay agad ding sumama kay tatay pauwi sa bahay. Humingi rin si tatay ng tawad kay nanay at sa akin dahil sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang buong akala ko nga, hindi siya papatawarin ni nanay, ngunit totoo nga ang sinasabi nilang bulag ang pag-ibig dahil sa kabila ng mga kasalanang nagawa ni tatay, ay nagawa pa rin siyang patawarin ni nanay. Kinabukasan ng araw na yun, animoy isang kidlat na mabilis na kumalat ang balita sa aming baryo ang tungkol sa mga naganap ng gabing yun. Ibinalita rin sa baryo ang ginawang pagdakip nila sa aswang at inatang na parusa rito ng albularyo. May nakapagsabi na ang babaeng aswang na kabit ni tatay ay nilagyan ng ritual ng isang malakas na albularyo na nagmula pa sa malayong lugar upang hindi na muling makapaminsala pa ng mga inosenteng tao. Marami ang natuwa at nagalit dahil sa balitang yun. Sa wakas ay nakahinga na rin ng maayos ang mga taga-baryo, ngunit hindi pa rin sila nakampante. Ang naganap sa baryo ay nag-iwan ng aral sa kanila na maging alerto at handa sa anumang oras, lalo na't ang panganib ay nasa paligid lamang at nag-aabang ng tamang oras at pagkakataon bago umatake. Makalipas ang ilang linggo, ay umuwi rin naman si ate kasama ang pamilya niya at ang bunso kong kapatid. Nagkaayos na rin sila nanay at tatay. Unti-unti na rin bumalik sa dati ang lahat. Sa kasalukuyan, ay narito na ako ngayon sa lungsod ng Maynila at nagtatrabaho bilang nurse sa isang malaking ospital. Matapos ko kasing gumraduate sa koleyo sa probinsya namin, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho rito sa lungsod. Hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing naaalala ko ang aming nakaraan, ay hindi ko pa rin maiwasan na mangilabot sa sobrang takot. Sinong mag-aakala na ang kabit pala ni tatay ay isang aswang at ang punot dulo ng mga kababalaghan at takot sa aming baryo. Wakas.